ilang mga babae sa Dipolog City na biktima raw ng lalaking nakamotor na ang modus hindi mang snatch kundi manghipo ang kanyang ginagawa. Caught on camera. Ang kinatatakutan ng mga kababaihan. Siyang sunod-sunod na nangyayari sa kahabaan ng General Luna Street sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Ang mahipuan. I felt defiled. Parang ang dumi-dumi ko na parang feeling ko ay yung feeling ng rape victim. Napakalakas ng loob ng manghihipo dahil nagagawa niya ito sa pampublikong lugar. Sa kalsada na tad-tad pa man din ng mga CCTV. Pero ang mas nakababahala rito sa mga kasong ito ng panghihipo, iisa lang daw ang suspect. Sino kaya ang serial maniakis na ito? Sakaling ito halos araw-araw na dumaraan, ang 35-anyos na babae na itago natin sa pangalang Amy, matao ang lugar. Kaya hindi niya lubos inakala na dito merong maglalakas loob na sa kanya'y lumapas tangan. Sa kuha ng CCTV mag-aalas 8:30 ng gabi noong December 10, ito lang nakaraang taon, spotted ang isang lalaking naka-jacket at may suot na helmet. Nag-park ng minamanehong motorsiklo sa kanto ng General Luna. Kapansin-pansing palingon-lingon ang lalaki na parang may inaabangan. Maya-maya pa, napadaan ang dalawang babaeng ito. Ang nakabistidang asul, si Amy. Galing kami life group party namin sa church. Naglalakad na kami kasi pauwi kami ng friend ko. Ilang segundo lang. Dinakma niya talaga yung private part ko. Sumigaw po ako. Uy! Parang ganyan. Pagkatinginan pa kami. Naka-helmet siya, pero makikita mo yung mukha niya. Kasi hindi siya nag-close ng helmet niya. Kita ko yung mata niya na dilat-nadilat. Si Amy nagulat habang ang lalaking nakamotor. Biglang umis ka po. I felt defiled. Parang ang dumi-dumi ko na parang feeling ko ay yung feeling ng rape victim. Kinokondem ko yung sarili ko eh. Siguro may kasalanan din ako. Dapat siguro yung inner dress ko, dapat hindi ganun. Ay, sorry ha! Sorry! Naiyak ako! Nag-headlock ko. Yung suot niya is dress lang. Nakakatakot po maglakad talaga pag ganyan. Siguro kung nag-iisa lang yung babae, di pa sigurado kung bibit-bitin pa niya. Agad inireport ni Amy ang nangyari sa mga otoridad. We immediately conducted thorough investigation para at least ma-establish natin how accurate yung complaint. At hindi raw pala ito isolated case o nag-iisa. Sa CCTV footage na ito, ang isang nakabistidang dilaw na babae na parang nag-aabang ng masasakyan malapit sa kalsada kung saan din nahipuan si Amy. Maya-maya pa, dumating ang isang lalaking nakamotor, suot ng itim na jacket at nakataklob ang mukha ng helmet. Tumigil siya sa tapat ng babae hanggang sa... Suspect natin is a same person na engaged doon sa panghihipo. Ang suspect sa dalawang magkahiwalay na insidente, ayon sa investigasyon ng PNP Dipolog, iisang tao lang daw. Minarapat naming hindi sabihin ang kanyang pangalan dahil kasalukuyan pang dinidinig ang kaso. Itago natin siya sa pangalang John. Na-identify ka agad namin na siya talaga yon. Madali ko siyang ma-identify kasi kikita ko lahat eh. Naka-helmet siya, pero makikita mo yung mukha niya. Kasi hindi siya nag-close ng helmet niya. Sinampahan na rin daw nila ang suspect ng kaso. Bagamat wala pang warrant of arrest. Ang inaantay natin, yung order from the court. Kasi yung elemento kasi ng warrant plus arrest, kailangan natin observe. Republic Act 11313, yung anti-bastos law. At saka unjust taxation, yun
initially na mapapile against sa perpetrator, makukulong talaga siya, sir. Pwede magpiansa sa... Itong kasong ito, inireferred namin kay Prosecutor Ortega noong February 2. Ang pagkakaalam ko, anytime soon, o kaya pwede nga na nitong week na ito, i-resolve na to. Nitong Webes, kasama ng autoridad, tinunton ng aming team ang suspect sa itinuturong bahay nito sa bayan ng Rizal, dito rin sa Zamboanga del Norte. Ayo! Dito nakausap ng aming team ang nanay ng itinuturong suspect. Nakausap niyo po ba si inamin niya or tinatanggi? At iba pang mas nakagugulat na revelasyon sa aming pagbabalik. Gusto nilang pumunta dito sa police station para i-clear yung pangalan nila. Makikipag-areglo ata. Ang kinatatakutan ng mga kababaihan. Siyang sunod-sunod na nangyayari sa kahabaan ng General Luna Street sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Ang mahipuan. I felt defiled. Parang ang dumi-dumi ko na parang feeling ko ay yung feeling ng rape victim. Ang suspect sa dalawang magkahiwalay na insidente. Ayon sa investigasyon ng PNP Dipolog, iisang tao lang daw. Itago natin siya sa pangalang John. Nitong Webes, kasama ng autoridad, tinunto ng aming team ang suspect sa itinuturong bahay nito sa bayan ng Rizal, dito rin sa Zamboanga del Norte. Ma'am Bale, saan po yung bahay po nila? Kana, may ambalay. Ayo! Madalas ba mang wala talagang tao dito? Madalas jud kay ko ang kanang maestra man pod. Sunod nilang pinuntahan ang eskwelahan kung saan daw nagtuturo ang ilang kaanak nito. Ma'am, ano po, magtatanong lang po sana kung andito si... Dito nakausap ng aming team ang nanay ng itinuturong suspect pero tumanggi itong magpa-interview. Gayunman, itinanggi niyang ang nakuhanan sa CCTV anak niya. Nagbigay sila ng statement. Hindi muna kami magpapa-interview dahil ongoing pa ang kaso. Pero lalaban talaga kami dahil tinutumbok talaga nila ang anak ko. Tinanong namin ang anak ko, hindi raw siya yun. Bakit pangalan niya agad ang sinasabi? E wala nga plate number at helmet. Professional ang anak ko, nakatapos yan at walang kahit anong record. Hintayin na lang natin ang desisyon ng piskal. Samantala, si Amy biglang itinatawag ng prosecutor's office. Ma'am, pupunta dito yung suspect, tanghali ata or hapon. Ma'am, pupunta din po ba kayo? Pakikipag-areglo ata. Pero wala roon ang suspect. Hindi rin pinayagan ng aming team na kuhanan ang kanilang pag-uusap ng fiskal. They would want to consider the settlement because it's the shortest way to end the case. Pero sa akin kasi, I will still continue with the case. Gusto ko talagang makonvict yung taong yun, not just for me, for the other ladies in the policy. Sa recent data ng United Nations, 95% ng kababaihan sa buong mundo ay nakakaranas ng sexual harassment. Even though meron tayong mga ganitong batas na supposedly nagpo-protect sa ating mga kababaihan at mga bata, yung implementation niya weak pa eh. Kailangan pang palakasin yung sanctions. We will do monitoring also. If we can add more street lights, it would be better. If there will be police officers in every area, that would even be much helpful, especially to the women who are working probably at night. Kasi yung napakabigat na sitwasyon na ganyan, is kailangan sabihin mo yan sa tao. Sa ibang tao, kung kanino ka nagtitiwala, kung kanino ka may kumpiyansa na hindi ka ma-invalidate. Kung mangyari man na nag-manifest na sila or nagpapakita na sila ng signs ng trauma, kailangan natin i-encourage na mag-seek na ng professional help. Paano nga ba poprotektahan ng mga babae ang kanilang sarili kapag naharap sa ganitong sitwasyon? So yung situation na nanghihipo, so yung una tayo dun sa natural reaction. So yung elbow high, fist low. Yan. Okay? Next natin yung hammer fist, yung first na counter attack. Ngayon, kung yung hammer fist hindi ganun kalakas, babalik siya. So may groin kick tayo. Yun, tapos na yung situation nun, takas na ako. Ang mga loko-loko.
malakas ang loob para labanan sila ang pinakasandata. Huwag padaig sa takot. Labanan at isumbong ang mga bastos. Ayoko pong magpa-areglo kasi kung lahat ng mga victims niya, inaareglo niya, sabihin, tinotolerate namin yung kasalanan niya, tutuloy po yung kaso. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.